Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. Muli naman nagbabalik ang nag-iisa inyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit na issue ng bayan. So ito po mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share po sa inyo at magbigay po tayo ng komentaryo at reaction po dito, no. Pero bago po ang lahat, ayan, miga love shout out po sa lahat ng ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. So ito na nga po mga ka-action, mga ka-camping, no, ayan po ang bida natin sa ating programa ay si USA Defense Line po mga ka-action, isang content creator and then si Mr. President Bongbong Marcos. Ayan po ang mga bida sa ating programa and also ang bida natin na nag-iisa din ay magmula sa Baguio City, siya po ay si Mayor City Magalong. Ayan po, no, ano po ba ang mga papel-papel nito sa ating programa, ayan po ang atin alamin. Okay, unahin po natin ito si US Defense Line, no, about po sa kinakalat niya na maling balita, no, mga maling balita po ito mga ka-action, nakakabahala po ito kung hindi po natin itama, no. Ito po ay nagpapakalat naman ng maling impormasyon sa kanyang YouTube channel. Oo, ito pong USA Defense Line. Oo, USA Defense Line. Iwan ko sa iyo. Makinig ka, ha? Makinig ka toto. Iwan ko sa iyo. Foreigner ka yata. Bahala ka dyan mag-intindi sa sinasabi ko kung mapanood mo man ito. Okay, ito kasi ang naging caption sa kanyang video at napanood ko po mga ka-action, mga ka-camping, no? Ito po ay, basahin po natin ang naging caption sa kanyang video. Ano yan? Horrible today, the Mayon volcano explosion is more violent, millions of Philippines are in danger. Okay, millions of Philippines are in danger. Sabi niya, kung sa Bisaya pa, Bisaya. Kung sa Tagalog pa, correct me if I'm wrong, bahala kayo sa hulbad ko dito ay. Okay. Ang sabi niya daw, kakilakilabot. Ngayong araw. Mas marahas pa ang pagsabog ng bulkang Mayon. Million-million na Pilipinas ay nasa panganib daw. Yung tinutukoy niya na Pilipinas, hindi naman natin pwedeng sabihin na ang bansang Pilipinas ay millions. Yung sinasabi niya na Philippines is considered as a Filipino people, yung po yun ang gusto niyang sabihin. Hindi niya lang diniretso. Pero alam po natin na ang tinutumbok niya, Filipino people. No? Filipino people po yun, hindi po Pilipinas. Bakit? May nabalitaan ba kayo na ang bansang Pilipinas ay million-million? Yun po yun, ang totoo. Filipino people ang gusto niya sabihin, ang ibig niyang sabihin. Yun po yun, no? Okay. Ito po ba ay may katotohanan? Pagpasensyahan nyo na po sa mga nakapaniwala nito, okay? Ito po ba? Ito ang ating tatalakayin ngayon kung may katotohanan po ba ito, no? Kasi million-million daw na Pilipino ay nasa panganib, particular sa lugar ng Bulkang Mayon. Gaano po ba ito katotoo? Ito po ay dinideclare ko na misleading at hindi po ito totoo. Kasi ho, nakita ko po at napanood ko po ang kanyang video, ang ginagamit niya ng mga footage ay hindi tugma sa Bulkang Mayon volcano. Parang the love the Philippines, gumamit siya ng ibang video, ng ibang photos, para ipakita o ibandila sa kanyang YouTube channel. Kulukoy, huwag nyo kaming gawing syunga-syunga dahil kami itong mga Pilipino na marunong mag-alam kung ano po ba ang totoo. Sa mga nakapaniwala ng video na yan, hindi po yan totoo, no? Ngayon ko nalaman na ang nakapaloob sa 6 kilometers magmula sa permanent danger zone ng Bulkang Mayon ay millions-millions pala na Pilipino nakatira. Oo. Ano? Grabe, no? Milyones pala na Pilipino nakatira doon sa Bulkang Mayon sa nakapaloob sa 6 kilometers.
Grabe. Oo. Grabe ito nakasinungalingan na pinagkakalat nitong ano. Ginawa mo kaming syunga-syunga pero hindi nyo kami kayang gawing syunga-syunga dahil alam po namin ang totoo. Oo. Alam nyo mga ka-action, ito ay naka-upload noong June 18. At may like po ito na 906. At may views po ito na 137,759. Ang laki ng views. Ang laki ng kita nito. Oo. Grabe no? Magkalat ka lang ng kasinungalingan. Marami din pala ang mapapaniwala at marami din pala ang manunood. Oo. Ganun, ganito na ngayon. Ganito na. Magkalat ka lang ng mali. Grabe ang iyong mga viewers. Ay, ang daming nauto. Oo. Ano po ba ang totoo at ilang tao po ba ang nagsilikas sa nasabing lugar? Okay. Ito po ang totoo. Ayon po sa ating pagsisiyasat, for short, sa ating pagsisearch, ay nasa 41,517 as of June 30, 2023 ang nagsilikas. Oo, yun po yung totoo. Hindi po millions. Kalukuhan pong sinasabi nito ni US Defense line, no? Sarap mo ipasok sa rinulog, kago-kagoon para matauhan ka. Ang dami mong pinagluloko. 137,000 na mga tao ang pinagluloko mo. Dagdag pa ng 759. Wala po tong katotohanan. Sa tingin nyo po ba, makakatulong po ba ang nasabing video? Para po sa atin, hindi po yan nakakatulong. Kung hindi, dagdag stress po yan. Lalong-lalo na sa may mga relatives na malalayo sa lugar na yon at makabalita na ito nga, millions. Grabing kasinungalingan na to. Hindi po ito nakakaano, hindi po ito nakakatulong kung hindi nakakadagdag ng stress. Yan po ang totoo. Ikaw Kulukoy, USA Defense line. Ayusin mo naman yung line mo diyan. Pasok kita sa rinulog kagaw-kagaw, makita mo. Ha? Okay. Ayan po ha, naitama na po natin ang isang kasinungalingan. Kasinungalingan po 'yan ha, kasinungalingan, hindi po 'yang katotohanan. Okay? Ang totoo, yung po yung sinabi ko. Na ang nagsilikas ng June 30 ay nasa 41,517 lamang na Filipino people doon sa Bulkan Mayon. Okay? So, ingat-ingat po kayo dyan sa lahat po ng mga nagsilikas. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Okay? Okay, proceed po tayo dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Ito po, magugulat po kayo sa sasabihin ito ni Mr. President Bongbong Marcos. Grabe ito si Mr. President Bongbong Marcos ngayon. Sabi nga sa mga commentator, aba, iwan. Mamaya-maya, no? Okay, pakinggan po muna natin ito si Mr. President Bongbong Marcos. About po ito sa Dalab the Philippines at dito kay, ano, kay Secretary Cristina Garcia Prasco po. Ito, pakinggan nyo ha. Buo pa rin daw ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa kabila po ng kontrobersya sa Love the Philippines campaign. Ayon sa Pangulo, nagkausap sila ni Frasco hinggil sa issue. Kasalukuyan na raw inaayos si Frasco ang problema. Ang dagdag pa ng Pangulong Marcos, naniniwala siya sa kakayahan ni Frasco dahil nakikita niya ang dedikasyon nito sa Tourism Department. What she has done so far inspires confidence that she will fix the problem and that the campaign of Love Philippines will be as successful as we hope for it to be. Oh, so yun na mga ka-action, mga ka-campaign, napakinggan na po natin ang magandang mensahe niya. Magandang mensahe niya. Edi, wow. Oo. Magandang mensahe niya kay sekretary. Grabe. Hindi talaga ako hindi ko alam kung may konsepto pa ba ito sila, kung alam ba nila ang tama o mali. Yun po ang totoo, no? Iwan ko lang sa bansang Pilipinas kung ganito lahat sila. Okay. Kung hindi nyo po narinig ang sabi ni Mr. President, ito. Naniniwala pa rin siya sa kakayahan ni Prasco dahil nakikita niya ang dedikasyon sa tourism. Oh. Grabe, no? Dedikasyon. Oo. Oh, oh. Grabe si Ma'am Cristina Prasco. May dedikasyon. Grabe, no? Kahit lantara na ang mga ginagawa nitong kapalpakan, pero kampi-kampi pa rin. Ipinagtanggol pa rin. Imbis na ang marinig natin kay Mr. President Bongbong Marcos, sabihin niya,
dapat ayusin at panagutin itong sino man na gumawa nitong kapalpakan. Yung po sana ang gusto natin marinig. Pero anong sabi niya? Naniniwala pa rin siya sa dedikasyon nga daw. Oo, grabe. Sa dedikasyon, maniniwala. Kasi dedikasyon sa tourism nga daw. No? Ang sabi nga sa mga nag-comment, natawa ako doon, napaisimile ako habang nagkakapi-kapi. Hush! Nagpararihas na lang sila ng mga, alam nyo ng kadugtong nun. Alam nyo ng kadugtong nun. Nagpararihas lang daw sila ng mga alam nyo ng kadugtong noon. Alam ko matatalino naman kayo eh, no? Itong masakit. Tapos sasabihin ng mga senador, mag-move on. Aba, ang bilis nyo, ganyan ba kayo? Kapag may kapalpakan na ginagawa kayo dyan sa gobyerno, sa mga department nyo, sasabihin nyo mag-move on? Paano mag-move on? Buong Pilipinas ang napahiya. Dahil kung mahal nyo ang Pilipinas, kahit anong hitsura ng Pilipinas, yan dapat ang ibandira nyo dyan sa nasabing advertising. Okay. O, yun po na. Bahala kayo dyan magbigay ng komentaryo nyo, mga ka-action, mga kakamping ka. Okay, proceed po tayo dito kay Baguio City Mayor Magalong po, mga ka-action. Ito po, ayan po, ayan. Okay. Ayan po, ito po si Mayor, ang natalakay niya po nga dyan about sa corruption. At naniniwala siya na malaki ang nabubulsa ng mga politiko sa mga project. Totoo po yun. Totoo po talaga yan na nangyayari. Aminin man natin sa hindi, yan po ang katotohanan. Natalamak po talaga ang corruption sa Pilipinas at hindi ko alam kung kailan nila yan masolusyonan. Kasi ito po, example of corruption, mga ka-action. Example ko na po ang aking sarili. Halimbawa, ako ay isang official, honorable. Okay, dito lang po ako sa YouTube channel ko magiging honorable, ha? Pero malay nyo, baka tumakbo ako. Charot. Okay. So ito po, mga ka-action, example ko sa corruption. Halimbawa, ako po ay isang official at nagpasa po ako ng proposal ng project ko sa Congress. Kasi sa Congress naman yan, pinapasa at inaaproban o matapos na pag-aralan ng Congress kung aprobado. Okay. Sa Congress po, ang approval ng aking proposal o project. Halimbawa, gusto ko magpatayo ng hospital sa isang lugar. Sa isang lugar. Ngayon, ang nakasulat sa aking proposal ay naghihingi po ako ng 200 million na budget. Yung po yun ay example lang po ito, ha. Example lang po ito. Okay. Ngayon, na-approve po ito. At na-approve po sa bidding. Halimbawa, kung sino po ang nanalo sa bidding, kasi binibidding po yan. Kung sino ang hahawak na company. Oo, binibidding po yan. Okay. Halimbawa, nakakuha na po ako ng isang company na hahawak sa proyekto ko. Siyempre, kukuha ako ng percentage doon. Kukuha ako ng mga 30%. Ganon, kukuha, no? Nagpasa lang ako ng proposal, pero may 30% na ako. Ilang million na lang ang natira doon sa 200 million na budget. Di ba? And then, ito naman ang engineer, halimbawa, na hahawa, kukuha din po sila ng contractor. Pagpasa sa contractor ng engineer na project na yon, siyempre ang engineer kukuha din ng porsyento. Okay, ganun po yon ang kalakaran. For short, mga ka-action, nagpasa-pasahan na nga po at nagbawas na po ng kanilang mga percentage. Siyempre naman, ganun po talaga. Okay, for short, instead na magandang materialis ang gagamitin, mga matitibay na materialis ang gagamitin, tinipid po itong nasabing proyekto. At kung mamalas-malasin pa, hindi pa po matatapos dahil na wala na ang budget. For short, mga ka-action, instead na ang mix ng semento sa buhangin, no, ang pinaka-regular dyan, siguro kung hindi ko magkakamali, 1:5. 1:5. Isang semento, 5 lata na buhangin. Yon, matibay na pundasyon yon. Pero pagdating sa contractor, dahil ang nasabing budget, mukhang kapos na kapos na. Edi ang ginawa ng contractor para matapos, ginawa itong 1:8.
Isang sakong simento, walong buhangin. Agoy. Sa tingin nyo ba matibay pa ang pundasyon nun? Siyempre hindi na, dahil hindi na gaano kakapit ang simento. Ikaw ba naman yung isang simento, isang sako ka lang, tapos tumbasan ka ng walong buhangin na lata? Diba? For short, hindi matibay ang pundasyon. At ilang taon lang, at dumaan ang kahit hindi gaano kalakas na lindol, nag-crack na ang nasabing building. Oo. Totoo po yun. Yun po yun ang mga, ano, isa sa mga corruption. No? Malungkot po isipin na ganito po. Dapat nga po talaga ma-stop ang ganitong klaseng talamak dito sa ating bansa na corruption. No? Kasi kung patuloy na may corrupt na mga opisyal, hindi ko naman nila lahat. No? Kung patuloy po ito ang kabila kanan, ang corruption dito sa bansa natin, wala pong pag-unlad ang ating bansang sinilangan. Patuloy po itong lulubog na lulubog sa utang at paghihirap ng bansa natin. Ito pa. Ito, idagdag natin, ha? Umabot na po ng 14 trillion ang utang ng Pilipinas ngayong 2023. Congratulations! Oo. Isa din ito na natalakay ni Baguio City Mayor Magalong, itong utang na ito. Oo. Ha? Take note. Noong 2022 is umabot lang po ito ng 13 trillion mahigit. Hindi ko na alam kung anong point yun. Ngayon po, magandang balita po ito, ha? Magandang balita. Umabot na po ito ng 14 trillion mahigit. 14 trillion ang utang ng Pilipinas ngayong 2023. Diba? Yan ba yung sabing pagbabago? Mukhang nilubog na nilubog nyo ang bansang Pilipinas, no? Hindi pa man natapos ang termino ng mga nakapang-upo, pero umakyat na sa 14 trillion ang utang ng Pilipinas. Kung susumahin natin, wag na. No? Kung susumahin natin, halimbawa is ang isang tao o ang isang bata ay magbabayad ng 100 mahigit, siguro, I think, kung totoo ano natin, mga 130,000, mahigit pa talaga, totoo po yun. Bata pa lang, hindi ka pa isinilang, may babayarin ka na sa Pilipinas. Kaya totoo, Inday, kung nasa loob pa kayo ng sinapupunan ng inyong mama, may utang na nakaabang na ikaw ay babayaran. Oo. Ganito po ang sitwasyon ng Pilipinas natin ngayon. Nasa sinapupunan pa lang po ang sanggol. May nakaabang na siya na babayarin. Oo. Ganito po, no? Sus, Ginoo. Ganito po ang sistema ng ating bansa ngayon. Kaya sabi nga nila, magsipag daw tayo na magsipag para may makain. Oh, tama naman po yun. Magsipag na magsipag para may ihihain sa hapunan. Yung pong totoo doon. Pero, ano nga po ba ang pagsipag na pagsipag kung talagang kulang na kulang, iiyak ka po talaga. Kahit sabihin na natin tumaas ang sweldo ng ating mga empleyado, pero patuloy pa rin sa pagtaas ang mga bilihin. Yun po yung masaklap doon. Kulang na kulang pa rin, lalong-lalo na kung may pamilya ka na malaki, patay. Oo. Tapos yung isa lang ang nagtatrabaho, aboy. Oo. Kung hindi ka ba naman humalo ang sipon at luha mo dyan. Oo, totoo po yan. Okay? So, yun lang po mga ka-aksyon. No? Dito na po nagtapos ang ating talakayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang The Action Man. Muli, ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa inyo mula sa aking puso, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga viewers, sa ating mga minamahal na mga subscribers. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Thank you for watching. Have a good day, everyone.